aspires to get that victory, to get that championship. Nandito din naman si Laia, pero here we go. Laia versus Ace. Let's get into the battlefield. Ito na naman si Masochist Baklin. Pero ito na, kailangan, sino ba makakapatay dyan? Pero maganda naman dito, interesting. Tignan mo yung Baklin. Rosebud, Scarab, Wolgeko, na Beast. Wala na, ang kunat niyan. May Pongolian Armor, meron pang Wolgeko. Gano'ng kakakunat? Mas makunat pa sa makunat yan, kaibigan. Bakunatan ngayon to, pero ito na tayo, no, Laia. Ito na naman, nagsisetup na naman. Dumadami na naman yung linya ng debuffs na ng buffs niya dito. Nandiyan na yung lift, nandiyan na yung attack up, healing boost. Siyempre, hindi mawawala dyan yung iba pa nating ano dito, no? Now, going into Ace here, kita natin that's gonna be Wolgeko, Carrot, Soulstar, Rosebud, and Confusion. Pwede siyang maglagay dito ng Confused card sa deck ni Laia. Nandiyan din yung Rosebud, the Wolgeko as well, getting the taunt onto his back. Actually, that's gonna be 30 shields up rather. Plus the Carrot here, makakuha siya ng energy doon. 2 energy remaining, pwede siya mag-confused. Actually, nag-confused na nga siya dito. Puts 1 confused. Followed here, meron pa siyang isang energy. Anong gagamitin niya dito? Possibly the Soul Star pang pre-damage lang, or he can just skip here. Kasi either way naman, hindi niya ma-maximize. Nag-Rosebud na lang, naglagay ngayon dito ng Leaf. Pero ito din kung iisipin ko, okay din kay Ace Esports pero wala siyang damage. True. Kaya, tamo, mas damage dependent dito yung team niya. Wala siya, aasa lang siya sa risky Soul Star. That's it. Yung pinaka-damage siya talaga na napakasakit. Kumbaga, ano eh, kailangan niya, aasa talaga siya sa ating Blood Moon para sa damage. Pero ang tanong, sino mas matibay? Napanggolian Armor? Or yung Baklin na masok is Reptile. Pero naisip ko din kasi, kahit anong kunat mo, Blood Moon is Blood Moon. Hindi naman talaga na-de-deny yan. Totoo. Pero labanan lang talaga to ng healing boost mamaya sa dulo. Kaya guys, sit back and relax. Mahaba pa ang bakpaan na to. Hanggang turn 20 to, pustahan na tayo. Matagal ang bakpaan na to. Turn 20 indeed. Pero ito na nga tayo, 3 stacks of poison onto that. Pero di na-damage niya na to. 86 removed from that front lane. 144, hindi pa tapos dito. Ace going in now. Nakikita natin dito may Carrot, may possibility for an energy gain. Nandiyan din yung Pumpkin for the shields up. Mupunta siya sa likod ngayon dito. I think may taunt yun, hindi lang natin nakikita. And now, there's gonna be a Scarab. Teka lang, tingnan natin kung ano mangyari dito. There's gonna be a Bubble Bomb as well. May Soul Star. Tingnan natin kung gagamitin niya. May 2 energy pa siya dito. Pero again, the Pumpkin, he might just go for a defense move here. At ito makikita natin, nagamit niya na yung 2 energy, wanting to push forward. Ngayon, going back to Lion, nakakuha siya ng Void. 2 energy will be used. Pero may Pumpkin tayo at may Scar. Pwede tayo makakuha ulit ng ating pangbakbakan na pangkunat. Kung gagamitin niya, hindi. Going for full damage. Ito yung sinasabi natin. Ace Esports, kulang sa kanyang damage. Ooh. Dito sa ating lineup na to. More on defense, more on sustain. Wanting to survive up to the Blood Moon. But the Aqua is now holding for dear life. 41 HP, having 2 bubble bombs dito. Naglagay tayo din ng confusion sa backlane. Nalagyan ng confusion sa kanyang deck. Now, may turn number 9. Meron pa tayo 1 energy. What will he use? Anong gagamitin natin pang bakbakan ngayon? Wala tayong, pwede natin patulugin, pwede natin saktan. Pero the boost, heal sa ating front lane, masyado malala. Wala pa rin bawas ang ating mga axe dito ni Laia. Sobrang lala nga talaga. Nag-Rosebud na lang ulit. Puts even more leaves onto his axes. Now, Laia going in. Naglagay ng small frill. Nadagdagan na naman yung poison stacks dito. Possibly going for the kill on the front lane here. May 52 pa. Pero nandyan yung ating goldfish for the kill. Nakapag-draw card pa nga ng isang Indian Star. That means meron pa siyang card or meron pa siyang energy para makapag-defense move. And that's gonna be 70 shield onto that front lane. Eto na. Ito pa yung malala. Dalawang axe na lang talaga ang natitira. Laia, still full HP. Wolgeko, no taunts here. Meron lang tayong anti-salo ng damage sa 30. Pero yung sinasabi ko kanina, kulang siya sa damage, mga kaibigan. Kailangan niya ng more firepower. Kasi yung aqua talaga dito yung Laia, yun yung nagdadala ng damage. Now, meron tayong pa-armor din sa front team. Gawin na nating 85. Hindi pa tapos. Pumapapalag pa dito si
si Ace, pero 3 more turns. We're going to Blood Moon. 3 more turns indeed. Magkakaroon na tayo dito ng pure damage potential from the Blood Moon curses. Pero nag-setup lang din dito ulit si Laya. Nagay 70 shield sa harap. Now, here comes Ace with the Rosebud na Cucumber Slice. Again, naglagay ulit siya dito ng leaves. May Rosa pa naman siya dito. Possibly going for a Sleet. Tingnan natin kung sino papatulugin niya dito. Nandiyan din yung Fallen's Longsword natin and the shields. Mukhang maglalagay nila siya ng shield dito sa front lane. Going for the long run talaga itong dalawang ito. Wala talagang ka-damage-damage, pero ito na, Frill. Pag tumutulong sa kanyang damage, yung poison, pero grabe yung ating healing boost. Meron na tayong Sham, napakatindi. Rosebud, getting stacked up, 67, no problem. I just heal it back up, Sirius, 79. Pero ito, medyo ramdam niya yun. Mag-try niya naman niya i-heal up to. No problemo, my friend. Pero ito, actually, dami niya nakuha pang heal dito at pang sustain pa ulit sa ating plant. What will he do? Nag-carrot siya. Isa pang energy. Tatlo ulit dito sa ating side ni Ace. 60. Napakasakit. Meron na naman tayong Wall Gecko. Oh, grabe boost niyo. Boost na that heal boost. Okay, boost kung boost. 12 na yan. Blood Moon is online in Victum. Grabe yung heal boost na yan. Napakataas na nga talaga. Plus, meron pa siyang shield boost dito. That's gonna be 59. Kinuha niya na ulit yung taunt. Ito na naman tayo. The Armored Titan is in. Lahat ng damage ngayon pupunta sa likod. Pero the question is, the damage pa nga ba tong si Ace? Kasi ngayon, mukhang he is going for the full-on sustain mode. He is going on to the survival mode here. Nakakuha ulit siya. Dalawang Rosebud dito. May Pumpkin, may Sirius, may Rosa. Plus the Confusion. Pwede ulit siya maglagay ng Confused sa kanyang deck. Pumpkin, naglagay ng Pumpkin dito. Now, that's gonna be Rosebud as well. Hinihil up ngayon dito yung back lane. Now, tingnan natin. I think this is gonna be 40 damage actually from the Blood Moon. 104 HP remaining for that front lane, pero hindi pa tapos dito si Laya. Eh okay talaga yung front lane ni Laya. Hard damage dealing talaga eh. Nasusustain niya pa. Tapos, isipin mo, sobrang naghirap kang bawasan tong front lane, pero ang pang demonyo sa likod na hindi mamatay-matay. Pero ito na nga, 1v3 situation. I don't know how we can outlive this 3 axis. Pero makikita natin, malapit na matunaw at ma-exhaust yung ating deck dito ni Ace para yun na lang at yun na yung cards na makukuha niya sa ating back lane. Pero may natitira pa tayong 7 cards. 8 cards actually. Merong hindi pa kompleto yung pag-delete niya ng ibang cards. Pero ito, naglagay pa tayo ulit ng poison dito in Victum. Grabe yung defense boost dito ngayon ni Ace. Hindi siya mapatay-patay. Tinan mo, 36 na yung damage sa kanya ngayon dito ng ating Blood Moon. Now, going into Ace's turn here, nakakuha siya. Napakadami niya nakukuhang revenge cards. Huh. Tatlo doon revenge cards. May Confusion, huh. May Rosebud. Naglagay ng Confused dito. Teka plus, mukha mag-Rosebud siya. Tingnan natin kung gagamitin niya ba. Although, hindi niya naman kailangan oh, no. Actually kasi full health naman siya dito. Mukha mabaliktad no. Pa nga yung laban dito. That's gonna be the kill oh, no. On the mid lane there. That's gonna be 80 Whoa. HP from the Blood or 80 damage from the Blood Moon Teka curse. Lang. Turn 22. 90 na yung damage dito ng ating Blood Moon. Teka lang mga chief. Wala nga daw siyang damage. Pero kung makapag-heal siya, sobrang lala naman. Sinong magwawagi ngayon? Ito pa yung matindi. May scarab pa tayong pwede makapagbawas kahit pa paano doon sa ating heal boost. Patindihan na lang. Damage versus sustain. Powell win it. Pero tayo sleep. Napakaganda pag may sleep. May wall gecko tayo Ooh, ngayon. Na naman. May confusion pa tayong pwede magbunot. Scarab na binawasan pa natin healing boost natin dito. Pero ito na. Ilalagay niya ba? Hindi niya pa pinatulog mga kaibigan. Ooh. 70 damage. Mas mula doon na kay si Laya. Napapatungo na si Ace. Nararamdaman niya ang pagkapanalo. Naikot pa ba ang laban? Na mukhang naikot pa nga. Tingnan mo naman yung card draws niya. Nag-ins John Star. That's gonna be 70, 100. Nakakapag-heal up naman. Hindi na ulit siya pulado. Pero napakataas ng shield niya dito. 77. Nararamdaman ni Laya ngayon yung sakit ng kamandag dito ng ating Blood Moon Curse. Ace going in. Again, may Scarab siya. Pwede niyang bawasan dito yung kanyang healing boost. May Confusion for the Confused card. Baka sakali wow. Na mabunot niya. Now he is going for the full-on utilities here. Possibly going for a Rosa. Yes, he will. Naglagay pa nga siya dito ng sleep. I think nalagyan siya ng sleep. Di lang natin nakikita. And looks like Laya will be sleeping here. 84 damage
onto that back lane. Tanggal. Ang maganda kasi dito, na-exhaust niya na yung ating mga revenge cards. Yun at yun lang ang mapupunod ni Ace. Wala na siya magawa. Tulog! Si Laya, naabot kaya na yung masochist demon reptile backlane. Meron palang katapat. Full on confidence na hindi siya basta-basta mapapabagsak dito. Again, this is a make or break situation for Laya, and if he does get pressured here, he might just lose. Now he is gonna be going in first. May bubble maker siya dito. Gumamit na siya ng telescope. Kumuha na dito ng bubble. 70 HP or 70 shield onto that front lane. At eto na yung matindi. It's gonna be really interesting. Nag-change team dito si Ace. At nandun na naman yung napakalalang back lane. Pero ngayon, it's gonna be more on pure on damage. Kanina si Ace, more on sustain. Now, he's more on damage. Double piece, isa naka-armor, isa naka-endless. Ngayon, magkakaroon pa tayo ng cotton tail. Papalagpas sa paggamit ng ating bubble. Nag-runin pang malala. Ooh. 128 agad na tira. Pulado. Unang bakbakan pa lang. Nagkaroon naman dito ng attack up si Laya. Gumamit doon ngayon ng poison stacks onto those. I think that was a small kill. Gumamit siya ng poison stacks dito ngayon sa tatlo plus the 70 shields. Naglagay naman dito ng minimal damage onto that front lane plus the tiny turtle. Wala namang stun yun because Ace didn't put any shield onto that front lane. Ito naman sa turn number 4, madami siyang capability. Eh, ito na pala. Ooh. It's Esports with the Topaz. Topaz not dead nga talaga. Makita natin na not crack 72. Paunti-unting sumasakit talaga yan, mga kaibigan. Ito na ngayon, may isa pa not crack na pwede gamitin. Meron na tayong Goda in play. Void will be shuffled in Laya's deck. Ronin, wanting to get the kill. Pero 2 HP is left sa ating front lane ni Laya. Laya, now pressured. Yari na dito yung kanyang front lane. Can he defend it? Can he sustain it? Mukhang malabo na dito sa ating Cardro. Nag-wall gecko na lang. Ito na may pala. Taunt! May taunt pa nga na. Buhay pa din yung front lane niya dito. Ngayon, naglalagay siya ng shields up dito sa ating magaling back lane para lahat ng damage mapafunnel in ngayon ni Laya doon sa ating back lane. And right now, nakuha nga siya dito ng isang Imp Nutcracker, Chubby, and Goda. Possibly going for another void play here using the Goda and then the Nutcracker to maximize the damage. Pero kahit pumunta siya sa likod, he will just make minimal hurt or minimal pain onto that back lane there kasi meron siyang 140 shields. Ang ganda ng napato dun talaga na ano, na taunt dito, pati Chubby canceled out. Zero energy na tayo, enter na tayo para kay Ace Esports. Laya showing why he is top 1. Ano talaga yan, pagiging veterano na din natin. Tama yung bunot niya, tama yung usage niya. Hindi pa basag yung kanyang card rotation. Magagamit pa ang Piranha, adding bleed sa front lane. Now, it's gonna be ending his turn. Meron pa din tayong taunt for the back lane. Meron din tayong Nutcracker 66 na din. Paunti-unti talaga tumataas yan. Malala na yan pag lagi mo ginagamit. And next turn, Ace will be activating the Rage Mode, the Eagle Mode, the Ultra, ano ngayon, the Ultra Instinct. Ultra dito Instinct sa ating Beast Mode. Mode sa ating likod. Nag-enter lang ulit dito si Ace. Right now, 136 HP remaining onto that front lane. May bubble maker siya dito. Pwede siya gumawa ng bubble bomb and that's exactly what he did. Naglagay siya ngayon dito ng shield sa mid lane. Mukhang ina-expect niya na mamamatay dito yung front lane niya pero hinil up niya pa din dito. Now, meron pa siyang tiny turtle pero ang ginamit niya dito is serious for that discard. Plus, nako, nakapaghila pa nga dito yung front lane ni Laya. Now, Ace going in with a fury on the move here. Yung ganyang beast sa back lane. Galit na nandyan yung ating Ronin, the Nutcracker, the Ronins as well. Now, tingnan Topaz natin, mayroon pa nga siyang Topaz dito. Meron na siyang 9 banished card. That's mean 90 additional damage, 168. Pwede niya pang papasukin. Pero ang ganda na ginawa dito ni Laya, na-predict niya na nga na mag-pre damage to, mabubutasan siya sa harap. Kaya nilagyan niya na ng shields up dito, yung kanyang mid lane. And now, pero wala pa din talaga! Laya's mid lane will be going down against the Wrath of that back lane. Ang malala pa, ang dami niya pang cards na kailangan itapon. One round, two dead, two down, ladies and gentlemen.
kaya niya pa ba makuha ang mga dapat na cards? Kailangan niya ultimate god draws na hindi puro revenge cards. Kung hindi, makakaramdam talaga siya ng sakit. Kahit gaano katibay pa yung backlane mo, I will make you hurt, sabi dito ni Ace. And looks like he will indeed make him hurt. Andyan yung ating nutcracker, another nutcracker. Pasakit na pasakit yan. Pero again, hindi pa niya nababautas, hindi niya pa nabubutas dito yung kanyang shield. Nabutas na using the thrown in. And this turn, Laya now going in. Tingnan natin kung ano mabubunot niya. Naku po, dalawa ang nabunot niya. Tatlo, apat, lima sa kanyang cards right now are all revenge cards. Naglagay siya dito ng helmet plus the shields up. Maglalagay na lang siya dito ng pang-sustain and pang-survive against the onslaught of Ace. Hindi, kailangan niyo mag-buy time. Exactly. One more turn. For the Blood Moon, para 2-on-2 daw tayo ulit, kaibigan. Ito na ngayon, 9 stacks na. Mamaya, manggigigil na ulit. Maaabot pa ba? Can Laya survive before backup arrives? One turn, nagigising na naman yung ating Ultra Instinct Beast in the backlane. Ito pa ang masakit. Meron na tayong 12 Naku. Na banish cards. Napakasakit talaga pag nakuha niya pa yung ating Topaz. Wall ito na naman yung pang shield up natin. Hindi na lang maganda ang kanya nakuhang pang defend. Tamang revenge card nilang. 170 shield, Blood Moon is in. 2-on-2 situation na tayo ulit with Laya versus Ace. This is gonna be the Blood Moon versus the Fury. Paunahan na lang talaga dito. Nutcracker, sumasakit ng sumasakit siya ngayon dito. If going in, walang cost yun dahil naka-Fury siya. Ngayon, meron pang Topaz, 120. Buhay pa din dito si Laya though. Nag-imp ulit. That's gonna be 42, 182, plus the Ronin as well. Buhay pa din, pero low on health si Laya. Plus 21 damage from the Blood Moon curse. Buhay pa din, pero he is now bleeding. The God is bleeding right now. The quest is, will he survive? Ace here. Ito pa ang mabigat na student. Magaling na teacher ang mga pinapanood at natuto si Ace. Nakaramdam na ng Blood Moon. Ito na ba yung round? Mukhang kulang pa ata, pero napakasakit lang talaga. Meron tayo Nutcrack. Napakasakit, di pa lulutot sa armor. Nutcrack ulit, 102 daw. Pero meron tayong cancel damage. Meron pa tayong Ronin, 1 energy. Meron pa tayong Blood Moon. Alanganin na din pala yung ating Ultra Instinct sa likod. 12 HP. Hindi pa din pa tayo 101? Alanganin, mamamatay na yung backlane. Ito na, 1v1. 68 HP for Laya, 182 for Ace. Walang shield. Yun yung thing. Walang shield. Pero meron siya pang shields up dito para kay Laya naman to. That's gonna be another wall gecko. Naglagay ng taunt, although hindi naman kailangan. Pero again, that is more for the defense buff there. Now, Scaly Spoon, at naglagay siya dito ng pang heal up. Now, goes in with the Indian Star as well. 70, 140. Pero again, the Blood Moon is in. 42. Nararamdaman kayo ni Ace! Yung Blood Moon curse! Papapagsakin ba ng Blood Moon si Ace? Or will Ace remove Laya here? Pero teka lang, puro revenge cards sa bunod niya. Pero Ronin naman yung dulo. Oh no. Teka lang, wala na magagamit. Ronin, abot ba? Buhay pa din. Blood Moon going down. Oh my God! Laya takes the win. Sabi ni Laya, not today my friend. Woo! Top 1 lives another day, forcing a game number 3. Doon ako sa teacher. Doon ako sa teacher. Doon tayo sa student. Eto na. Doon tayo sa student. Okay, nagbalik. The revenge match up na tayo ngayon. Ace versus Laya. Pero nakita na natin, mas sustainable si backlane. Anong gagawin? Kasi wall gecko plus the armor, beast yan eh. Plus may void pa siya dahil dun sa Goda. So essentially removing one energy if ever man magbunot ni Laya yun. Pero ito na nga tayo. Turn 2. Mukhang magsiset up dito. Bubble Maker. Meron pa siyang pumpkin possibly for the front lane here. Kung hindi niya man gagamitin yung telescope dito. Ginamit niya. Nabunot niya Koi. Hindi niya din magagamit dito. Pero may pumpkin and scaly spoon siya. Gumamit nila ng pumpkin sa harap dito for that extra shield. At ito na ngayon tayo sa turn number 3. Ang dami niya talaga pang shield. Again, kulang nga siya sa damage. Pero hard to stay naman at the very end. Will Laya find a hole doon dito sa ating... malulusutan niya ba yung sustainability ng ating backlane dito ni Ace? Kasi again, nakita na natin na mano-imano na sila eh. Nag-haymaker versus haymaker na sila. Mas makunat lang talaga. Sabi nga diba sa Rocky Balboa, it's not about how hard you hit. It's about... how hard can you get hit and keep moving forward? Ganun Let's talaga go. Napakatindi ng backlane.
Kaya titignan natin sino ba ang mas makunat, sino ba ang mas matindi katabi a Blood Moon. Ito na. Dito na naman, patagalan na naman to. This is a battle of attrition. Laya versus Ace. Eh, Laya's turn here. Papasok siya dito. May Tiny Turtle. Meron siyang Hatsune na pwede niyang gamitin. And Sirius as well. Gumamit siya ng Sirius here. Followed. Actually, may Void siya nakuha dito. That means less energy for Laya on that turn. Eh, itong Rosa natin, hindi naman gagamitin yan sa dulo yan. Very, mamaya pa yan. Mamaya pa kumbaga yan. Yan. Very crucial moment sa parang, oh, ako naman na-atake. Hindi ka makaka-defend, bro. Ito na nga, napakakunat na talaga ng backlane. Gina na gina na talaga. Abutin tayo dito ng turn 20 yet again, mga people. Inaabangan pa natin si tropang Blood Moon bago tayo talaga magrakrakan dito. Pero ito napansin mo, si Laya ngayon, hindi na siya ganun ka-aggressive as before na nirarakrak niya talaga yung ating front lane para hindi ma-hard sustain at ma-rotate pa din yung aqua cards. Hindi puro sustain cards ang mabunot dito ni Ace. Kaya yun ata yung ginagawang tactic ni Laya ngayon. Meron tayong taunt ngayon sa back lane. Nakakaramdam tayo ulit ng patamang heal, tamang taunt sa likod para sustain yung ating front lane. And right now, Ace here, napakadami again cards niya. Nandyan yung mga Nemos natin, the Bubble Maker, the Telescopes. Pumasok dito ng Risky Fish, nalagyan ng weak yung harap niya. Although that is not really that important kasi again, he is not going for damage here. He is going for sustain. He is going for survival here. And right now, nagamit niya nga lahat ng energy niya dito. Going to Laya's turn here. Then natin kung ano mabubunot niya. That's gonna be an Indian Star, Cucumber Slice, Blue Moon, Coco, and Piranha. Gumamit na nga siya dito ng Coco plus that Cucumber Slice. Naglagay siya ngayon dito ng leaves on his axes. Now, he ends his turn. Eto na ngayon. Onti-onti na lang. Five to six turns away. Tropang Blood Moon will be awake. Ang tanong, kanino siya to tropa? Kanino siya to tropa, kaibigan? Pero yung maganda kasi dito, aside sa Blue Moon, meron tayong malupit ang shelter. Kumbaga, kaya niya talaga mag-sustain kahit paano sa incoming attacks. Ngayon naman ating backlane, pakunat. Tamo naman, nagsa-stack up yung armor. Apat na daw yung armor nito. Tapos mag-wall gate ko pa yan mamaya. Baka wala ng damage na lumusot. Kung ito, from Axie to Axie. Pero yung Blood Moon, lulusot at lulusot talaga yan. Pero, ito na nga. Round 11, turn 11. Four turns away. Dadating na ang ating seventh member in the battlefield. Ayan na. Naghihintay na lang talaga Ace. Now going ham with damages here. Pero again, alam ni Laya na hindi niya kailangan man damage. Kailangan niya lang mag-sustain. Kasi yun yung mistake niya on the very first game. Nagkaroon pa nga doon ng moment wherein it boiled down to a 1v2 situation. Pero because of that, na-maximize ni Ace dito yung pag-funnel in ng cards doon sa kanyang backlane. And essentially, dahil doon sa 2v1 situation as well, nung buhay pa yung midlane dito ni Ace, nakuha niya pa nga makapag-setup doon sa backlane niya. Now, Laya is doing the same thing here. Nagsisetup lang na nagsisetup dito si Laya. Ace going in. Meron siyang telescope dito. Possibly switching out this card for another aqua card here. Meron din siyang Hermit, the Bubble Maker. There's gonna be 1 shield or 70 shield. 140 shield actually with the Bubble Maker. Meron pa ulit siyang Bubble Maker dito on that mid lane. Ang dami niya nang iniipon ditong bubble sa ating mid lane. Here we go, wall gecko ulit. Possibly, most likely talaga gamitin niya na din. Ay hindi, sa front lane nila pinalag niya. Kasi malapit na din. Turn 15 is here. Sinimulan na ni Laya yung damage. Here we go. The game will be starting after this turn. Ito na. Magiging mainit na ang bakbakan. Nagre-ready na din ang heals up. Napahawak kamay na din si Ace. It's time. 20. Magkakaalaman na. Sino ba ang mananalo? Will the teacher emerge and stay on top? Or will Ace bring down the teacher once and for all? Blood Moon again. 30 damage here. Now turn 17. That's gonna be 40 damage by this Blood Moon. Anong gagamitin niya dito? Again, meron siya potential for a energy gain here using the carrot. Kailangan niya lang makagawa ng blood loss dito. Plus the cucumber slice is there as well for additional leaves. Pero tingnan natin kung magagamit niya pa nga to. Looks like he won't be going in with that. That's gonna be Blood Moon. 40 damage each. Now, dito na tayo sa turn number 18. Grabe, hinayaan talaga ni Laya na mag-rotate din yung aqua cards para hindi lagi niya
hindi lagi makaka-utilize si Ace ng ating mga ano, sustain cards. Well played, hindi kumbaga natuto din siya dun sa previous matchup nila ng game number 1. Tignan nga natin kung sino nga lang mananalo doon sa 1v1 situation. Dapat na-force talaga yung 2v1 eh, inside of Laya. Pero ito na nga, tamang sustain lang sa ating front lane. Last energy here with a risky na utilize naman kahit papano. 60 damage, 53 HP. Next turn, patay na din tong ating tropang front lane ni Laya. Hindi pa siya nakapunot ng aqua card. Sayang. Kailangan niya na din mapatay itong front lane to front lane na lang tayo dito. Round turn 20 na tayo, mga Lunasians. We are not done yet. Mukhang magsisimula pa lang yung bakbakan sa mid lane. Turn 21, 77 with the Sirius, 42 HP left. Meron pa tayong pampatayin na Blood Moon. Abot kaya, patay front lane to front lane. Pero mas nakasustain yung ating mid lane. Blood ni Laya. This is just the beginning for Ace and Laya. Nag-heal up ngayon dito si Ace. Pero gumamit din siya dito ngayon, kumuha ng pumpkin. Actually, this is gonna be the Blood Moon Curse again. 191 HP remaining. 81 na lang dito para kay Laya. Tingnan natin kung ano makukuha niya. That's gonna be 2 Fallen Longsword, 1 Shield, Pumpkin, and Rosebud goes in with the shields up using the pumpkin. Then, nag-heal up lang using the Rosa. Plus the shield again, 120. And then, the Longsword para i-pre-damage ulit dito yung mid lane. 90, 51 HP remaining para dito sa mid lane Ace. Ngayon, puro sustain card sa tayo dito ngayon. Kung meron man siya in the damage, kagaya nga niyan. Scarab 30, mahina ating damage ngayon. Kahit natanggal yan, meron pa din tayong free Axie brick wall na nilalagay sa ating harap. Ito na ang Blood Moon. Bagag, buhay pa with 1 HP! Ooh. Dito, si Laya. Pero pa tayong pang-card sa pwede ma-utilize kagaya ng Cucumber na mabubunod kasama din yung ating Rosebud. Pero 99 damage. Bawasan na dito yung backlane din ni Laya. He needs to sustain. He needs to survive. Kasi pag 1v1 situation, alam natin si Ace ang lalamang sa bakbakan na to kung patigasan lang. Kung patigasan nga walang lang talaga. Walang damage! Walang damage nga talaga yun. 1 HP. Ito na yung Blood Moon natin. Looks like Laya is in trouble here. Nararamdaman niya ngayon oh yung sakit. God. Yung dati niyang best walang friend shield. Becoming his greatest Rosa. Enemy right now. Blood Moon. Pero ngayon nakakuha siya dito ng mga revenge cards lang. Meron siyang Rosa dito na isa. Oh no. Pumasok dito. Oh, Scarab, whoa, whoa. 30 HP. Nag-doubt pa nga siya dito. Blast Rosa! Rosa as well. 40 HP removed from that back lane. Nag-fallen long sword na din. Now 40 plus the Blood Moon. That's gonna be Laya being brought down by the student. Ace has done it. Pinatumba ang top 1. Laya goes down to the lower brackets. Grabe yung backlane na yun.